Ano yun? Direct. Wait lang po. Ah, start na ba? Okay. Hi! Welcome back to my YouTube channel! Hashtag Unbox Opportunities! By the way, I'm your Kachika, ani si Elsha. Hindi ko kasama ngayon si Kachiko kasi may sarili siyang vlog na ginagawa ngayon. So, feel free naman ha. Ako na muna ang mag-vlog. Para ito sa mga estudyante ko, ginagamit ko nga pala, disclaimer lang po, ginagamit ko po ang aming video o YouTube channel, ito, para sa video vlog o video lesson vlog. Ano ba yun? So, ginagamit ko po ang aming YouTube channel para sa aking mga lessons. Yung mga PowerPoint presentations ko po, kinonvert ko po sa video, then in-upload ko po sa aming YouTube channel para sa mga estudyante ko po sa TLE 6, Technology and Livelihood Education Grade 6, para magabayan po ang mga estudyante ko paano nila aaralin at maunawa ng gusto ang kanilang module, lalo ngayon sa ating new normal education, blended learning. So, bukod sa meron na silang hawak na module, pwede sila pa sa online class. Please, sa mga students ko po, for my students, please do the following. 1. Follow me at my Facebook at Anisa Elsha. Join to my group chat. Attend my Google Classroom. Do the given activities. Kung kinakailangan, ikopyahin at ilagay ninyo, sagutan ninyo sa inyong mga TLE 6 notebook. Feel free to use my CICQ TLE 6 class app. Available na po yun. Pwede nyo ngayon nag-download. Pwede nyo i-research yun sa Google. Pwede na po yun. 6. Please do full watch the entire video lesson or video, video lessons. Kasi mas lalo po ninyo mauunawaan ang pag-aaral ng inyong mga module kung habang pinapanood ninyo ang mga uploaded o updated na video lesson ko sa YouTube, napapakinggan nyo, napapanood po ninyo, at napapaliwanag ko ng husto sa inyo kung ano yung nilalaman ng module. Para sabay lang tayo, tulungan lang po tayo para mas lalo mo maintindihan. Gets mo? Gets nyo? Gets natin! Di ba? And then, syempre, huwag pong kalimutan mag-like, subscribe, and click the bell. Click nyo po yung notification bell para updated kayo sa lahat ng video lessons na i-upload ko. Sa mga estudyante ko po ha. Thank you. Have a nice day. Tara, samahan nyo na po ako. 1, 2, and 3. Alright guys, sa pagpapatuloy po natin para sa ating Agriculture 6, TLE 6, Technology and Livelihood Education Grade 6, ang pinaka-main subject po natin ngayong quarter 1 ay Agriculture. So, meron po ito module mula module 1 hanggang module 10. So, alamin natin kung ano-ano mga lesson ang dapat talakayin o matutunan. Dito, panoorin nyo lang po dito sa kabilang side ng video. Play natin. So, meron po tayong quarter 1, module 1, week 1, lesson 1. Next, module 2, week 2, lesson 2, 3, 4. Next, we have module 3, week 3, lesson 5, 6, 7. Ang sunod po dyan ay ang module 4, week 4. Covered po niya ng lesson 8, 9, 10. Sumunod naman ang module 5, week 5. Covered po niya ng lesson 11, 12. Sunod, module 6, week 6. Covered po niyan ang lesson 13 at 14. Module 7, week 7, covered po niyan ang lesson 15. Module 8, marami-rami ito, module 8, week 8, mula lesson 16, 17, 18, 19, 20. Module 9, week 9, mula lesson 21, 22, 23, 24. Ang huling-huli, module 10, week 10, mula lesson 25, 26, 27, 28, 29, 30. So, yun po. Pinapaliwanag ko po sa inyo para lalo tayong
magkaunawaan ano bang paano pa aaralin ang module ng agriculture para sa quarter 1. Kung may katanungan po kayo, feel free na mag-ask sa ating group chat. Itong video lesson na ito, ginawa ko po para sa mga estudyante ko sa TLE 6. Hi guys! Ngayon, sa pagpapatuloy natin, start na tayo para sa ating module time. Let's learn about Agriculture 6. Module 1, Quarter 1, Week 1, Lesson 1. Then, our learning competencies, ito yung pinaka-objective po niya. Discusses the importance of planting and propagating trees and fruit-bearing trees and marketing seedlings. Pag sinabi po nating trees, ito po yung natural trees o yung tinatawag sa Tagalog ay punong kahoy. Pag sinabi pong fruit-bearing trees, ito po yung mga punong namumunga o may dalang prutas o tinatawag na bungang kahoy. Marketing seedlings, yun, alamin natin kung ano nga ang marketing seedlings sa pagpapatuloy po natin itong video lesson po natin. Yung propagating naman, sa Tagalog niyan, pagpaparami. Okay, let's read this. How to use this module? Before starting the module, I want you to set aside other tasks that will disturb you while enjoying the lessons. Read the simple instructions below to successfully enjoy the objectives of this kit. Have fun! Follow carefully all the contents and instructions indicated in every page of this module. Write on your notebook, especially TLE6 notebook, like this. Yan, gawa kayo ng sarili niyang TLE6 notebook. Write on your notebook the concepts about the lessons. Writing enhances learning that is important to develop and keep in mind. Number 3, perform all the provided activities in the module. Let your facilitator or guardian assess your answers using the answer key card. Analyze conceptually the post-test and apply what you have learned. Enjoy studying! Expectations. So, ito yung pinaka-goal or main purpose o yung pinaka-objective natin para sa ating Module 1, Week 1, Lesson 1. Specifically, this module will help you to explain the importance of planting trees and fruit-bearing trees and marketing seedlings. So, ito merong given pretest. Ang gagawin nyo po sa mga, kung sino man sa inyo ang nakatanggap ng module nito, hindi nyo po kailangan kopyahin lahat sa notebook. Ang gagawin nyo na lang po, kung ang instruction po sa inyo ay copy and answer sa notebook. Pag sinabing copy, copy lang. Kung sakali ang sinabi po sa inyo ay ibabalik sa school ang module, no choice. Ang gagawin po ninyo, copy and answer. Katulad niya sa pretest, sa mga notebook po ninyo, lalagyan niyo rin po ng pamagat o yung tiyatag na title. So, ilalagay niyo po sa itaas, Quarter 1, Module 1, Week 1, Lesson 1. Okay, ganun yun eh. Then, title ng Lesson 1. Then, pretest. Yun muna, yung unang task, yung unang trabaho mo, pretest. Sagot na lang. From 1 to 10, sagot na lang ilalagay mo. Hindi mo lahat, kukopyahin mo lahat ng pretest. Sagot na lang. Then, patuloy tayo. Pwede nyong i-pause, stop ang aking video lesson para nababasa po ninyo, nasasabay nyo ang basa sa module at ang panonood ng ating video lesson para sa ganun magtugma.
Next natin, looking back to your lesson. So, magbalik-tanaw lang tayo kung anong mga natutunan po ninyo last year nung kayo ay nasa grade 5. When you hear the word agriculture, what comes into your mind? And pag narinig nyo raw po ang salitang agriculture, sa Tagalog, agrikultura, sa laliman natin yan ay pagsasaka, ano pumasok sa inyong isipan? Ang gagawin ninyo, kukopihin nyo lang po sa inyong notebook, diba kanina pretest, sagot na lang. Susunod, lagyan nyo ulit title, looking back to your lesson, then copy and answer. Kukopihin nyo yung tanong, then lagay nyo yung pinakasagot ninyo. Next, nakalagay na, sa number 2 muna tayo, what are the important things that you have learned during your EPP 4 and grade 5? So, ganun din, kukopihin nyo yung tanong, then tsaka nyo ilagay yung inyong mga sagot. Number 3, what do you think are new things that you will learn in agriculture 6? So, ganun ulit, kukopihin nyo yung tanong, then sagutan. Write your own opinion, your own answer on your own opinion. Yung sarili mong sagot, pananaw, yung pagkakaintindi at pagkakaalam mo lang. Next, reading activity. So, ang gagawin nyo lang, kung may hawak kayong module na ganyan, basahin nyo. So, habang binabasa ninyo, pakinggan ninyo yung sinasabi ko dito sa video lesson para lalo nyo maunawaan. Reading activity. Lesson 1, importance of planting trees and fruit-bearing trees and marketing seedlings. Planting and propagating trees and fruit-bearing trees is a source of livelihood for many Filipino families. Nowadays, many people engage in this as a source of additional income for their daily needs. Sa pangapanahon ngayon, ang pagtatanim at pagpaparami ng mga puno, lalo na may mga punong nagbibigay ng bunga o tiyatag na bungang kahoy, yan ang isa sa pagkukunan ng ating hanap buhay at makakain at pandagdag na rin sa ating kinikita. It is important, however, to first learn the importance of planting and propagating trees and fruit-bearing trees to families and communities. Importante talaga matutunan ninyo yan. Hindi pwedeng gulay lang. Hindi pwedeng gulay lang itatanim mo at mga bulaklak ang itatanim. Tatlo yan, marami kang pwedeng itanim. Pwedeng gulay, mga bulaklak, mga herbal, mga itatag na halamang gamot, at lalo na mga prutas, mga puno na may prutas na bigay na bunga. Kasi lahat po yan, mapagkukuhanan natin ng pagkain, mapagkukuhanan natin ng mga gamot, at the same time, pagkain. Pwede rin gawing shelter. Ang priority natin, pagkain at dagdag kita o dagdag itatag na extra income. Trees are important to the family and the community for the products and amenities they give, such as 1, food like fruits, vegetables, nuts, and sugar. 2, wood used as fuel for cooking and heating. 3, construction materials which include lumber. Pag sinabing lumber, tabla, kahoy, plywood and board, fiber to produce pulp and paper, and chemical products such as resin, rubber, and turpentine. So, ito, i-play lang natin. Yan. So, at least, bago ko i-play, pinaliwanag ko naman po. Next, other benefits derived from trees. So, ang gawin po ninyo, ganito. Kung may hawak kayong mga module, basahin nyo po yun mga maigi. No? Kapag may mga katanungan po kayo, pwede kayo magtanong sa akin sa ating GC, group chat. Okay? Yan ang mga benepisyo. Pag sinabing other benefits derived from trees, benefits, mga benepisyo, mga kabutihang na idudulot, derived, mapagkukunan, makukuha. So, yung mga benepisyo na makukuha mula sa mga puno. Yun yung nakalagay dyan. Pwede nyong i-post or stop ang video para mabasa po ninyo at magsabay po dun sa hawak ninyong mga module. So, yun yung mga importanteng dapat matutunan po ninyo. Next, importance of marketing seedlings.
kahalagahan ng pagbebenta ng mga punla. Pag sinabing marketing, selling products or services, marketing, trabaho yung kilos, paraan mo sa pagbebenta ng mga produkto o serbisyo. Seedlings, young plant, mga punla. Halimbawa, ito yung lupa. Nagtanim ka ngayon ng buto doon. Nag-inalagaan mo, diniligan mo, nilagay mo ng fertilizer, inalagaan hanggang sa may tumubong punla. Yung maliit na halaman ba siya na may mga dahon-dahon? Kung sakali po, no, magtataka kayo, bakit ganito ang paraan ng aking pagbablog? Hindi ako kasing ganda ng ibang vlogger na may PowerPoint. Kadadaldal, kada paliwanag, may mga lumalabas na kung ano-ano. Kasi gusto ko direct to the point. Gusto ko kung ano yung hawak na module ng bata. Kung paano maghirap ang bata sa pagbabasa ng module niya. Yun na rin ang gagamitin ko, visual aids. Siya na rin ang gagamitin ko, multimedia na material. E di kung anong hawak ng bata na module, e di yun din ang papaliwanag ko. Yun din dapat ipapakita ko sa aking vlog. Ayoko ng paligoy-ligoy kasi the more na iba yung hawak na itsura ng module ng bata at iba rin ang pinakikita sa video vlog, may mga bata kasi na, ay, ano yun, bakit ganito, mahirap magpaliwanag. So, ang ginawa ko ganitong style para natutulungan ko yung bata paano maintindihan ang module. At the same time, less hassle na rin sa effort ng magulang. Kasi alam ko mga magulang, marami pang gawain niya sa kanilang mga tahanan. So, may sample dito, mango seedlings, mangga. Nakikita niyo dito sa picture na to, iniikot ko na yan. So, sipin niyo na lang, no, sa bawat plastic na itim, may mga punla, seedlings na mangga. Kapag yan ay napalaki ninyo at naging puno yan, ay grabe, siksik, liglig, umaapaw, ang balik na biyaya. May bunga ka na, may makakain ka na, may bebenta ka pa. Oh, saan ka pa? Marketing of seedlings, selling of seedlings or young plants. So, bibigyan ko kayo ng moment ninyo na basahin yung mga detalye para hindi tayo maubusan din ng minuto. Ang importante, naipaliwanag ko sa inyo ang ibang detalye na makakatulong din sa inyo. The practice of seedling production has started to become a business activity for enterprising farmers. Kung naririnig nyo po, usong-uso na po yung salitang plantito, plantita. Sila po yung grupo ng mga tao na mahilig magtanim, mahilig magparami ng mga halaman, at nakakapagbenta po sila. Sa tulong ng paraan nila ng pagtatanim, paraan nila ng pag-aalaga ng mga halaman, nababawasan din yung kanilang mga alalahanin, mga problema, stress. Sa tulong kasi ng mga halamang nakadisplay sa mga bahay nila, mga halaman na paparami nila, nakakadagdag ano to eh, ginhawa, lalo na kung may pinagdadaanan sa buhay, at nakakadagdag tulong din, lalo na sa mga wala na, bagsak, yung walang-wala, nakakatulong tong dagdag kita. Seeing this potential, several farmers are now involved in the production of quality seedlings as a commercial activity. With a firm determination, farmers can establish their own fruit nurseries in their backyard for producing seedlings until the young plant become ready for planting. Halimbawa na lang, kami dito nakatira sa Bulacan, probinsya. Kahit papano, kahit sementado ang buong paligid, malaki pa rin ang portion o bahagi ng lugar na lupa. Makakapagtanim pa kami kahit papano. Paano na lang yung mga nakatira sa Maynila? Lalo na dyan sa Tondo. Mas malaki ang sakop ng sementadong lugar. So, paano parang kayo makakapagtanim? Pwede kayo mag-comment. Comment down below sa ating YouTube channel. Doon, merong doon place para mag-comment kayo. Pwede kayo magbigay ng suggestion. Okay? So, sa pagpapatuloy po. Okay, activity na tayo. Sa activities, ito po ay kung may hawak kayo ng module, hindi niyo na po kailangang kopyahin at sagutan sa notebook.
Kung sakali wala ka namang hawak na ganyan, o kaya may na-download kayo, may download kayo sa mga tablets ninyo, o kaya may kopya kayong ganyan, para mabigyan ko ka rin ng score or points, o ma-check ko yung gawa ninyo, gawa nyo na para na malagyan ng check. Pwedeng i-crop na lang, o kaya pwedeng kopyahin mismo sa inyong mga notebook. Okay? Put a check in the column that fits you. So, maglalagay lang naman kayo ng check. Kung always, palagi, sometimes, paminsan-minsan, never, hindi nangyari kahit kailan mo lang, no? So, ganito uli, sa notebook po ninyo, ilalagay nyo uli, quarter 1, module 1, week 1, lesson 1, tapos anong trabaho na natin, anong part na yan? Activity. Lagay nyo activity 1, copy and answer. Tapos, picturean nyo. Pipicturan ninyo yan, then send nyo sa akin, private message, sa aking messenger. Okay, hindi ko po i-elaborate o babasahin itong activity 1, kasi alam ko, mabibigyan ko kayo ng moment ninyo para basahin ang inyong mga module, sabay po doon. Ha? Katulad niya, sample na natin. Number 1, I enjoy going to places and playground with plenty of trees. Ako'y natutuwa na magpunta sa mga lugar na, at makapaglaro, lalo na sa mga lugar na maraming may puno, maraming puno nakatanim. Ano bang i-checkan mo dyan? Palagi, paminsan-minsan, o hindi kahit kailan. Okay, next, activity number 2. Pause muna natin. Activity number 2. In our present situation, how will you explain the importance of planting trees and fruit-bearing trees? Express your answer by drawing or planting it in a one whole bond paper. So, nakalagay dito, magpapaliwanag ka lang. Papaliwanag mo, explain mo yung kaimportansyahan o kahalagahan ng pagtatanim ng mga puno, punong kahoy, trees, natural trees, at mga punong namumunga o titag na bungang kahoy. Ipapaliwanag nyo, i-express nyo yung sagutin nyo sa pamamagitan ng pagdodrawing o painting. So, kuha kayo ng malinis na bond paper, dodrawing lang kayo doon, express nyo, paano, papakita nyo doon sa drawing ninyo, ano ang, express the importance of planting trees and fruit-bearing trees. Anong kahalagahan ng pagtatanim ng mga puno at mga bungang kahoy. Next, so let's remember, ang gagawin nyo lang, sa notebooks ninyo, sulat nyo uli, ganun uli. Lagay nyo uli ng title, Quarter 1, Module 1, Lesson 1. Para hindi kayo malito, para sa ting babalikan nyo yung mga notebook ninyo, marireview nyo. Ulitin ko, Quarter 1, Module 1, Week 1, Lesson 1, then title, Let's Remember. Yan po magsisilbing generalization or summarization. Copy lang po yun. Para habang kinukopya ninyo, nababasa ng isip ninyo eh. Napapasok na yun dyan eh. Nare-review na rin. Next, let's check. Ito po ang magsisilbing quiz. So, kung may hawak kayong module, hindi nyo na dun sasagutan sa module. Ang gagawin nyo na lang, susulat nyo na lang ang sagot ninyo sa inyong mga notebook. Lagay nyo ulit. Let's check. Then, 1, 2, kung ilang numbers po yun, susulat nyo na lang po, letter T. True or false? Write T if the statement is true and F if it is false. Yun lang, ganun lang. Napakasimple lang ng buhay. Simpleng katrabaho lang po. Ilalagay mo lang kung letter T, kung true yung statement. Then, F, kung false ang statement. Pwede nyo pong i-post. Yan, pwede nyo pong pwede nyo i-post or stop yung video lesson na ito na ginawa ko. Para, itong ginawa ko. Para sa ganun, mababasa ninyo, napapanood po ninyo. Kapag may mga katanungan po kayo, pwede po kayo mag-comment or mag-chat po kayo sa akin, magtanong po kayo sa akin sa GC natin, group chat, PM send. Ganun lang po yun. Sa pagpapatuloy po natin. Ito yung karugtong. So,
sa let's check, pwedeng ulitin kung gano'n na. Hindi nyo na po kukopiyan yung buong quiz o yung let's check. Lagay nyo uli. Quarter 1, module 1, week 1, lesson 1. Let's check. So, mula 1 to 15, pinsulat nyo na lang dun yung inyong sagot. Then, picturean nyo po yung pinaka-notebook ninyo. Then, send nyo sa akin private message para ma-check po yung mga sagot po ninyo. Then, isi-send back ko naman sa inyo yung points and grades o yung points. O yung score. Okay? Para okay po tayo. Then, yung mga references, acknowledgements, nasa ibaba lang po ng pinaka-module. Okay? Yan. So, ganun lang po yun. Ready na ba kayo? Ito na po ang end video lesson para sa quarter 1, module 1, week 1, lesson 1. Importance of planting and propagating trees and fruit-bearing trees and marketing seed of seedlings. Thank you.